Hi guys! So to help us with our cravings while we are on keto diet, papakita ko sa inyo kung ano yung mga kinakain ko. Okay, so nakita nyo naman na mayroon akong mamon loaf or bread. Ayan. So ito, binili ko siya online sa IG. Mayroon din silang Instagram. Giannas. Ayan. So, ang maganda dito guys, kasi meron siyang macro. Ayan. So, kung ilang slice yung pwede mong kainin, ganyan. Kung ilan yung grams, fat, carbs, protein. Ayan. So, this is not sponsored, by the way. Pero, recommendation to ng isa kong friend na nakilala ko na rin sa Instagram. Kasi nga, pinalaw niya ako. Si Abby. Shout out to Abby. Ayan. So, ito yung itsura niya, guys. Maganda yung packaging niya. Ayan. Check out na lang yung sa Instagram nila kasi may mga cake din sila. Iba-ibang flavor yun eh. Ito oh. Sabi, masarap daw talaga to. So, titikman natin. Ang isang slice nito, so, 5 to 7 days siya. Keto friendly lahat to. Pero nasa Instagram kasi yung iba nilang macros eh. Ayun, so, 69.3 calories. 12 slices dapat ang gawin mo dito. Ang isang slice niya, ang total fat is 6.5, which is good. Ang carbs niya is 24.8 milligrams lang. Ah, cholesterol pala yun, sorry. Ang carbs niya is 3.5. Okay, medyo mataas din. Dietary fiber. Ah, may dietary fiber naman kasi siya, guys, na 0.7. So, mga 3 grams lang siya. Pero medyo mataas-taas pa rin siya. Hinihinay pa rin tayo dito. And then, ang protein niya is 2 grams. Okay, so yun yung total carbs, 1%. Okay. Tikman natin. Titikman ko para sa inyo. Para baka gusto nyo ring itry. Ang lambot. Kasi nagkikrave talaga ako ng bread. So, slice natin siya. Enough ko na lang. Tapos, ano ba? Kailangan na ano ko pa to ng anim, no? So, ito. Ang lambot niya. Ang bango. Grabe. Craving satisfied tayo dito. Ito yung merienda ko tamang-tama. Alas 3 ng hapon ngayon. So, ito na yung pinaka-merienda natin. So, yung ganito, since isa lang naman ang pwede mong kainin, i-ref mo na lang. I think pag nire-ref mo yung ganito, pwede pa naman. Ipainit mo na lang. Lagyan mo ng butter. Perfect. Lalagyan mo ng butter. Oh, I can't wait. Ganda ng packaging tsaka ng lagayan niya. Ano ko ba ito tatanggalin? Sobrang lambot niya kasi guys. Ayan na. Ang sarap. Good na. Sobrang sarap. Or dahil na yun lang ulit ako nakakain. Since I started keto. Check. Craving satisfied ka na dito. Ayan. Tanggal din ako ng isang slice. Mga nagkikito. Ang sarap. Grabe. Sobra. And then, since mahilig ako sa nuts, ito, Brazil nuts to, guys. Ito, maganda rin to, eh. 200 grams
Ang serving niya per 8 to 10 pieces, 30 grams, is 200 calories. 200 grams yung fat, diba? And then, carbs niya is 4. So, hindi na tayo kakain ng 8 to 10, isa lang. And then, dietary fiber. In fairness, 4 grams yung total carbs niya. Pero may dietary fiber pa siya na 2 grams. So, maliit na lang din yun. Sobrang harap nito. Kung mahilig ka sa nuts. Para sa akin, mas mas matarap siya kaysa sa almond nuts. Binigay ko ito sa healthy option. 8.35 ata to guys. Ito, 3.50. Medyo pricey yung mga ganyan kasi mga ginagamit nila. Almond flour or coconut flour. Kasi mga nilalagay pala nilang ingredients na for keto diet. So, pricey din. Kaya medyo pricey din talaga. And then, ang walang kamatayang dark chocolate. Nagko-confuse lang kasi iba. Lumen talaga sila. Ay, mayroon ko lang kayo. Since lumiit na rin yung chan ko, kundi na rin yung kakain ko kasi nag-lip na ako mag-lip. Ang favorite ko, yung baliwag sa saron. Abra. Ito, sorry. Bago kong bili, Gourmet's Salted Egg Fish Skin Golden Crisps. Nabili ko naman ito guys kay Krisha's. So, online din. Okay, asan yung gunting ko? So, online kasama nung cake. Try na rin natin. Ang ganda kasi nung review nito eh. Meron silang Facebook, meron silang Instagram. Check nyo na lang. Ito, magkano ba ito? 285 ata ito. Hindi ko maalala. Yung chocolate ko, parang 200 megatin ata yan. Siyempre, yung baliwag chicharon niya, pinakamura sa lahat. Isa sa pinakamasarap. Tignan mo. Yun lang. Ang macro kasi nito, nandun din sa the available naman sa website nila. I-check mo lang. Dito wala kasi siyang nakalagay. Hindi tulad yung kaliyan. Sobrang sarap. Pag namihina ka, guys, halimbawa, day 4 ka, 5, namihina ka, pwede to sa'yo kasi more on sodium to malamang kasi nga salted eggs. Kailangan din kasi natin ng salt sa katawan para mapunan yung electrolytes na nawawala sa atin. Harap. And yung pinaka-bongga nating dessert. Krisha's din. Recommended din to ng aking friend, si Abby. Tsura pa lang niya. Tikman natin. Ito, nakita ko sa website nila. Yung macros niya. So, maliit lang din ang pwede mong kainin dito. So, medyo pricey siya, pero tatagal na siya ng isang linggo. Mura din, siguro kung isa-sum up mo kung magkano yung merienda mo, since hindi mo ka na din talaga makakain ng marami. Kasi pag nasa keto pa din, hindi ka din masyadong nakahanap talaga ng food. Ako nga, hindi ko din iniisip minsan kung ano kakainin ko sa umaga. Hindi tulad dati, parang alam ko na kasi na nasa diet na ako ng keto, so parang
kung ano yung nandyan sa ref, yun yung kakainin ko. Minsan, kinakain ko ng mga avocado, ganyan. Hindi naman malungkot mag-keto, guys. Masaya siya. Lalo na nagiging creative ka sa mga pagluluto, ganyan. Hindi ko alam kung kaya ko siyang kunin. Kasi mukhang mahirap. Oh, look at that. Nasa freezer to kanini. Ay, grabe. Grabe siya. Pumikip talaga yan, no? Ninamnam ko kasi 780 ata to. Ayun, parang medyo pricey yung delivery charge nitong Giana. So, 350 siya, pero umabot ako ng higit 500 dahil 188 yung delivery. Hindi ko alam kasi, siguro sa malayo siya nang gagaling. Ito, 118 lang yung delivery nito. Kasama na na yung fish skin. Sobrang sarap. Hindi siya light lang yung sweetness niya, which is perfect kasi gano'n naman talaga ang gusto ko sa cake. Ayoko nang masyadong matamis. Sumasakit yung lalamunan ko. Ang sarap! Eh, lalo na siguro pag yung tiramisu yung in-order ko, no? Kasi yun yung bestseller nila ata, eh. Tsaka yung almond chance rival. Almond cashew ata. Yun, bestseller din nila yun. Grabe yung mga comment doon. Pag mapupunta ka doon, mapapa-order ka sa mga comment. Sarap. Obra. Kaya ko may i-recommend sa inyo to, guys. Kasi sa... Ayaw ko na lang kung mag-crave ka pa kung bumili ka ng ganito. So, unahan mo na. Ako nag-crave ako, pero iba-iba kasi tayo, guys, eh. Pero ang... Nag-crave naman ako ng 5 nung pag-fit ko. 6. Yun talaga yung hindi ko nakakayanin. Buti na lang. Salamat sa Gatorade. Napunan. So, yun. Hindi ako pwede... Kasi pag makikick out na ako sa ketosis nito, eh, meron pa akong dinner mamaya. O, diba? Isipin mo yan lang ang nakaimaw. At I think, aabot na ng... Hindi ko alam kung ilang days, eh, pag nasa freezer, eh. Pero sana matagal. Kaya ko rin yung ginawa ng kapalit nito. So, yun lang, guys, for today. Check my IG na rin sa mga available na food na pwede nyo kainin, tsaka mga food na pwede nyo bilhin sa iba. Try natin sa susunod yung ice cream and then yung milk tea. Tsaka yung Sans Rival kung may budget tayo kasi medyo pricey din siya. Ayun, I hope you enjoy and then don't forget to like, share, and subscribe sa mga friends nyo at kayo na gustong mag-keto diet. Kasi isipin mo kumakain ka ng mga ganito na enjoy mo. Hindi masyadong restricted kasi itong diet na to. Pero, for sure, ma-achieve mo yung pinapangarap mo na weight. So, add nyo rin pala ako sa Instagram. Until next time, bye!